Welcome to the Philippines and our love of pageants. A home for the world-renowned diverse Filipino beauty. But not just that. Filipino talents are also recognized around the world, from having world-class performers like singers, dancers, actors, drag queens, and yes, even world records like the world's shortest man, the world's tallest bamboo statue, and even the world's greatest robbery of a government. And that's a fact. Hashtag Pinoy Pride. Thank you. Salamat. Pose. So, ang dami na ngang nagsisend sa akin at nagtatag sa akin sa mga video ni Manila Luzon. So, habang may oras ako, sagutin natin. Let's do this. Sabi ni Manila Luzon, ang Pilipinas o ang mga Pilipino daw ay kilala bilang mga record holder ng greatest robbery of a government. Hindi pa siya nakontento. That's a fact daw. So, Manila Luzon, can you give us any proof about this world record? Ikaw, sure na sure ka na sa fact na sinasabi mo, pero ang Guinness World Record na for sure reference mo dyan ay hindi na sila sigurado. Kung pupunta ka sa website nila at itatype mo ang greatest robbery of a government, wala ka nang makikita at binura na nga nila ito. Ayon sa article na to ng ABS-CBN noong March 14, 2022, Marcos' greatest robbery record disappears from Guinness website. Yung link daw na magsasabi ng record na sinasabi mo ay hindi na accessible. Ayon sa Guinness World Record spokesperson, rinire-examine nila yung record na yon para masigurado nila kung accurate talaga yon. Ibig sabihin, may duda na sila sa record na sinasabi mong fact. Anyway, sino nga naman talaga ang magsasabi na robbery na ang isang bagay na hindi pa naman napapatunayan sa korte? Anyway, nung nilagay ng Guinness World Record noong late 1980s, ang record na yon sa site nila ay wala pa namang mga napapatunayan na conviction ng mga Marcoses tungkol sa pagnanakaw. At hanggang ngayon, walang final and executory na masasabing ninakaw ang mga Marcoses. Manila Luzon, baka naman meron ka diyang mailalabas. Baka naman may conviction na final and executory na hawak ka dyan tungkol sa pagnanakaw ng mga Marcos na hindi namin alam. I understand that drag is actually known for giving shades sa mga bagay-bagay. But I don't think giving shade to things is equal to spreading fake news. Tama ba ako?